Anong role mo dito? Manny Villar. Ah, totoo? Ah. Hindi nga, talaga. So, anong pakiramdam na you will portray an iconic senator? Actually, this is the second time I played Manny Villar. Yung isa sa TV. And eto ngayon sa movie. Ano yung sa TV? Ano nga yun? Parang... Magpakailan man. Magpakailan man. Ah, life story niya. Hindi, life story ni... ng family ni ano eh. Nung Mrs. Parang ganun eh. Cynthia. Cynthia. Doon kaya sila nagka-idea to get you? I don't know. You don't know. You did not ask. Tapos dito, bakit anong papel ni Manny Villar sa buhay ni ano? Kasi kinuha niya si Kuya. Kinuha niya si Governor Edwin na maging campaign manager niya. And I think that what they're trying to show is kung paano ka truthful si Gov Edwin sa mga tao. Kasi siyempre Manny was involved sa campaign. Mm-hmm. And yun nga, binigyan niya ng pera for campaign and hindi naubos. And you know, binalik ni Gov yung pera sa kanya na hindi parang base script is hindi normal na binabalik pa yung sobrang pera. Pero sa kanya, binalik. Kaya pinagkatiwalaan. Mm-hmm. Ba't ka na-attract sa role at sa story? Sorry? Ba't ka na-attract? Ba't ako na-attract sa role? Paano? Natuwa ako kasi this is the second time I'm playing Manny Villar. So, pero maiksi lang naman kasi yung character ko rito eh. So, yun lang siguro yung ano ko na natuwa ako na baka kasi pag pangatlo nabibigyan ako ng lupa ni Manny Villar. Subdivision. Subdivision. Tapos, di ba nag-portray ka before sa Magpakailan Manny? Ngayon ulit, Manny ko ulit. Mag-aral ka pa ba ulit? Pinanood mo ba siya ulit? Hindi naman. Kasi maliit lang yung ano eh. Maliit lang talaga yung exposure niya rito. Parang hindi ko alam kung paano mo aaralin siya sa situation na ganito. Kasi siyempre nakikita natin siya, kunwari sa mga campaigns, sa mga interviews niya, yes. Pero yung kung paano siya talaga makipag-usap sa tao, sa mga meetings, ang hirap siguro aralin. Kristian, ikaw ba nag-ambisyon ko maging politiko? Hindi. Naalok ka naman, I'm sure. Mayroon naman, pero parang hindi lang siya para sa akin siguro. Tinanggihan mo. Oh, natatandaan mo kung anong pwesto kayo na lock before? At saan? Consyali yata. Doon sa province, sa Bacolod. Dumanggi ka? Bakit ayaw mo? May nasabing di para sa'yo. Kasi parang hindi ko siya sa tingin ko, hindi ko siya matatrabaho ng maayos. Kasi iba siguro yung hilig ko. Parang politics is easy. Parang hindi talaga. Kasi nakikita ko yung trabaho nila, mahirap eh. So, parang mahirap tanggapin yung isang bagay pag hindi naman buo yung puso na ako. So you're closing your doors na talaga na hindi ka papasok ng politik na. Nagsasalita ka ng tapos. So pag-aartista ka talaga. Tapos serye, anong huli mong serye? Ang huli kong serye, ngayon meron pa akong may ongoing akong teleserye eh. Nasa Voltes 5 ako. Ayaw nga pala Voltes 5. Tapos sa Iron Heart. So ongoing pa. Sabay, pinapalabas ka. Anong feeling na napapanood ka sa Magkalabang Network? Nakakatuwa. Yung feeling kasi nakikita mo yung characters mo na magkaiba. So yun ang natutuwa ako na magkaiba sila eh. So parang as an actor na feeling, na pakiramdam ko na nagawa ko yung trabaho ko ng maayos. Ano una mong tinaping dyan? Voltes 5. Tapos ka na sa Voltes 5. Ang Iron Heart, nagtitaping ka pa. Ongoing pa. Overlap, ano? Tuloy-tuloy pa, na-extended. Di ba ikaw ang tatay ni Prince Sardos? Actually, hindi niya tatay. Tito niya. Ay, o si Dennis si pala ang tatay niya. Kapatid mo si Dennis Trillo. Pinsan. Pero Buzengan ka din, di ba? Anong feeling na napakataas ng ratings ng Voltes 5? Ah, syempre, nakakatuwa yun. Anong feeling mo? Nakakatuwa. Kasi yun naman yung ano nyo eh. Yun naman yung parang result ng group effort din yun. Yung ratings din. So, nakakatuwa. Sobrang nakakatuwa. Hindi sila magkatapat? Hindi. Buti na lang. Naman, no? Buti na lang. Anong gagawin mo kung nagkatapat sila? Siguro akong magagawa. Kasi ang TV niya. Kasi nung nag-shoot kami, hindi ko alam yung ano eh, kung anong time yun eh. Wala eh. Hindi ko naman tinanong. Si Epi. Dalawa din. Nag-abot. Nasa Dirty Linen siya. Nasa Voltes 5 din siya. Buti lang din. Hindi na rin nag-ano. Diba? Ayun nga. Alam mo,
naiisip ko rin yan eh, paano kunwari, pag nagkaroon ka ng show na di ba makatapat, parang for me ah, parang okay yun eh, parang for me okay yun lang. Siyempre sa production, hindi okay siguro yun. Sinong manager? Ang galing ng manager? Tita June. Rufino. Ah, kaya. Tapos movie, ito lang ang ginagawa mo. Ano yung huli mong movie? Matantaan yung huli ko. Ay, hindi, may ginawa kami sa ano, short film lang siya eh, sa Coronadal. Parang life story ni Albert Morrow. Local, sino? Ano nila, local hero sa Coronadal. Ayun lang. Okay din yun. Napalabas na? Napalabas na, pero doon lang sa kanila pinagawa. Ah, parang yung parang, short film lang siya. Christian, ang sekreto mo kasi napaka-hump mo pa rin hanggang ngayon. Kaya mong sumabay sa mga 18 years old na hump ngayon. Actually, sila yung ano eh, yung hindi sekreto. Sila yung inspiration eh. Kasi kunwari magtatrabaho, parang sa ayon, may mga scenes kami na action scenes. So, pag sila yung mga ka-eksena mo, ang nalakas ng resistance na. So, kailangan, kahit paano, makasabay ka rin sa kanila. Hindi naman siguro mapantayan talaga, pero at least kahit paano. Yun lang. So, ganun pa rin. Tulog maaga, workout kahit paano. Yung time ko ngayon, tutulog ako ng 8 to 9 p.m. Tapos gising ako 4 a.m., 5 a.m. mag-workout ako. Every day yun? Hindi naman every day. Regular? Oo, regular talaga. 3 times a week? 3 times a week. Para, kunwari, tapos na ako mag-workout at 6 a.m. Pag uwi ko sa bahay, pagising ng family, hindi ando na ako. Hindi yung, dati kasi, pagising nila, wala ako. So parang siguro, as you age, parang mahalaga rin na pagising ng pamilya mo, andun ka eh, to greet them good morning. So, may wife ka na, di ba? It's not so busy. Anong name na? Ara. Ara. Single R. Mm. Tapos may kids na kayo. Mm. Ilan ang kids mo? I have 4 kids. 25 years old. May anak ka ng 25? Graduate na. Can you believe it? Graduate na sa... Graduate na sila, nag-work na. Tapos yung 25 lalaki. Mm. Anong pangalan? Matthew. Tapos graduating na? Graduate na siya. Ng anong course? Mascom. Pero he works sa... ano ngayon? Sa US. Ah, nasa America. Ilang babae? Yung sumunod, 24. Yung sumunod, 24 lalaki. Anong pangalan? Jason. Saan siya nag-work work na rin? Dito ngayon sa parang IT company. Uh-huh. Yung third, 21 years old, graduating. Ano babae? Ano pangalan? Isa. ISSA. YSA. Ah, YSA. Anong course niya? Ano naman siya? Med-related speech pathology. Ah, yung bunso? Yung bunso naman, 8 years old, si Brie. Yun. B-R-I-E. B-R-I-E. Babae din. Babae din. 8 years old. So, anong yun grade? Yun yung grade 2. Yun na yun yung boss namin sa bahay. Pero hindi, wala ang pag ano. Ang hirap niya, wala ang maera kung 25. Parang nasa 30s ka lang eh. Kasi maalaga yun sa siguro yung utak ko. Baka ngayon utak ko, 20s lang. Eh. Parang yeah. Yung katawan ko, hindi na, iba na eh. Parang magkaedad lang kayo ni Martin Belmosario. Oo nga. Lagi ka-eksena mo, di ba? Madalas mo maka-eksena yung Sardos. Hindi, puro kasi nung nagtitito mo sa Fortis 5, yung ka-eksena ko, laging chroma. Oo, actually. Mahigpit pa nun kasi, di ba? Oo, tsaka lagi siyang, andun sila sa mission eh, so parang video call lang kami dun. Oo. Christian, biopic kasi to ng isang rags to riches guy, di ba? Mm. Ano ang dating sa'yo ng ganung kwento na nagsisumikap sa buhay hanggang sa yumaman? Oo. From janitor, magugulay, janitor. Anong thoughts mo doon? Ibig sabihin, lahat ng tao may pag-asa talaga umasenso sa buhay. Yes. Nasa iyo na lang kung... Kasi lahat naman tayo, ang daming blessings sa atin eh. Ngayon, nasa atin na kung paano natin gagamitin yun. Saka base nga sa kwento mo kanina, ang bait niya kasi yung pera ni Manny Villar, si Noli na yun. Noli niya. Yung iba, itatago na yun. Oh, di ba? Yung itatago. Siguro umasenso siya. Same. Ano, mabuhay. Patas siya eh. Pero siya sa, ano, pero din siya sa... Bumalik yung business. Pang ilang biopic mo na, kung natatandaan mo? Pero kanunsod, yung... Siguro, apat na siguro. Hindi lang ako sure. 3 to 4 siguro. Yung una niyang Money, MMPK, True to Life din.
Mas inspired pero ka ba? Pero parang kwento ng ano yun, ng family ng babae. Nang sa side ng, sa POV ng babae. Mas inspired ka bang gumawa ng biopic knowing na totoong buhay yon at maaring buhay pa yung... Inspiring siya pero nakakatakot. Okay. Kasi totoong tao siya eh. So hindi ka pwedeng mag-invento. Diba? Ito ngayon kasi na-exe lang eh. Para ilang sequences lang ako. Pero yung ginawa namin sa Coronadal, yung kay Albert Morrow. Kinakabahan ako kasi although si Albert Morrow matagal na siyang namatay, pero yung anak niya, may isa pa siyang anak na buhay, tapos yung mga ibang relatives niya, andun pa na ba't panonoodin nila? So, hihirap. Mapupuna ka kung mali. Paano bang hindi ganito? So, nakakatakot siya. Malaking ano, responsibility. Parang yung Pedro Calungsod namin, na ano rin siya, kasi totoo din yun eh. Historical. Oo, historical din siya. Kaso, siyempre, yung role ko doon, si Padre Diego Sanditore, siyempre, matagal na siyang patay eh. So, alam yun, ang memory ng tao is kung ano na lang nakakwento, ito buhay, andun yung anak. Yeah. Pero sa kabilang banda, may madali din kasi meron kang study. Pero ang hirap kang ano eh, ang hirap. Hindi ka makapag-improvise. Kasi hirap gaya, mas hirap. Ang hirap ng gaya. Kasi lang gaya. Mas magpag-fictional, maganda. Kasi kahit anong gawin mo na. Creation mo yan. Malalaro. Christian, nag-Viva Max ka na ba? Kukunin ko ba nila? Bakit mo hindi? Sila Jay Manalo nag-Viva Max. Papayag ka? Hindi na siguro ako papaya. Gaya ng asawa ko. Ah, okay. Pero ang siya kukunin ko pa. Di ba sila Jay Manalo, si Jano Gil, nag-Viva Max? Ayaw ng misis ko. Pero kung ikaw lang, okay ka? Oo, with a body like hindi, that. Siguro. Depende siguro kung kailangan talaga kung ano talaga yung story. Pero di ba, bakit naman yun, hindi? Di ba? Parang... Kasi actor naman yun eh, actor ka eh. Pero seriously, na-maintain mo ang waistline mo, I'm sure. Na-maintain ko siya, hindi naman na-maintain talaga. Kasi nung nag-pandemic, tapos hindi na ako nag-workout, medyo ramdam mo talaga yung nagdagan. Yung chest mo, naging dede na. Lahat naman ng tao nung pandemic, naging bloated. Actually, ngayon na ako bumalik sa, ngayon na ako nakapag-workout na seryoso. Napaka-ideal husband mo pala. Misis mo ang iniisip mo sa ang mga rose. Kailangan. Ay, sasabihin Tita June, hindi. Gagawin mo to, Viva Max. hindi naman siya ang iniisip ko. Pero, syempre, mas maganda na pag-uwi mo ng bahay. Masaya kayo ni Misis. Mahirap eh. Mahirap pag-kaawa yung asawa. Oo. Which brings me, kaya nakagawa ako ng isang social media page na Leo ng Tahanan. Dahil ang kwento ng mga mister na boss sa bahay, pero ang totoong boss talaga mga misis. Ah, may ganun ka? Gumawa ko ng comedy na mga skits doon. Napapanood pa rin siya? YouTube? Sa YouTube? Hindi, sa Facebook. Facebook. Ah, Facebook. Leon ng Tahanan. Leon ng Tahanan. The Christian Pastor. Ako niya rin, Leon, pero sunod-sunod lang sa mga pastors. Ano pinagagalingan na nung nag-create ka ng sarili mong page na ganun? Ang pinagagalingan kasi, unang-una, nung pandemic, problema na natin ng pandemic. Nagka-problema kami mag-asawa sa construction kasi nagka-problema kami sa contractor namin. Ang bahay niyo? So the whole pandemic, stress ka na sa pandemic, stress pa ako sa construction. So iba talaga yung masisira ulo mo. Tapos sabi ko, and at the same time, sabi ko kailangan ko gumawa ng something na nakakatawa. So nag-create ako ng ganong kwento para matawa ako, ma-entertain. So may mga skit, ikaw ako ma-arte. Ako at saka yung driver ko at saka yung helper namin. Ay, Mrs. Mo hindi. So, ang cute. Boses lang. Boses lang. So true to life na skit. Yung, well, hindi naman siya necessarily parang relatable siguro sa mga married couple, ganun. Pero yun, syempre, marami dyan na exaggerated, na it's a skit eh. Hindi ka ba hiningan ng extra ng driver at dahil pinapag-acting mo sila? Sorry. Hindi naman, pero sabi ko, hindi ko naman sa kanila na pag yung Facebook page namin na monetize, meron din sila. Ang kilos na ako yung loko, magkano na loko sa inyo ng contractor? Bakit po siya ang challenge ko ng tatay ko sa last ito? Si K7 mo yung sa amin,
sagutin ko muna kung bakit nangyayari yan. Kasi sa buhay ng tao, ilang beses ba pinapatay ng bahay? Isa, kung dalawa siguro. Pero pag nagpatayo ka ng bahay, hindi mo naman nakikita kung anong nangyayari. So lahat tayo walang alam sa construction process. Ngayon, pag sinabi na pag-tractor mo na ito ang babayaran mo. Pag-tractor mo yun, may pituwala. Kasi magbibigay ka ng, magbibigay ka ng pera. Kaso eventually, sa tagal ng construction namin, natuto na akong nakikita ko lahat ng mali. Hanggang sa eventually, nag-step in ako. Sabi ko, hindi na ako kahit na kayong gagawa. Tanggalin mo na ako ng tao niya. Ano na, mali. Ako naman papagawa. So, lahat ng mga pinaayos ko sa gawa niya, wala na siyang pera. Ako na naglalabas ng pera. So, kinulimbat na yung pera? Kinulimbat? Oh. May mga iba. Hindi naman namin nabigay dati. Pero, kumari, may nakalagay doon na kung bayaran ka ng ganito dahil sa flooring. Hindi ko alam. Okay, kung alam ako, nasa yung flooring na ginagawa mo? Nasa yung doon ako na ginagawa ko? Late na natuto ako. Pero late, okay lang kasi alam mo, natuto ako. Tapos mga mali-mali sa gawa nila, kinaayos ko, lahat. So, dagdag ka pera. So, ibig sabihin, yung construction cost namin, nadagdagan kami ng another 2 million na nawala. Kaya nadagdag na namin, nadagdag din sa mga. And then, yung pera, excuse me talaga na walang trabaho. Kaso, yun, mga trabaho. Kaso, alam mo nang pagalaan ng bahay. Diba? So, pinilit namin. Dinamanda niya? Hindi namin dinamanda. Hindi. May mga checks sa amin na binigay. Maraming nag-bounce. Pero hindi namin binimanda. Kasi... Ah, binayaran na kayo pero bounce and checks. So, hindi namin binimanda. Ang inano namin, bayaran naman lang kahit paano. So, nakabayad na siya siguro sa utang niya sa amin. Nakabayad siya ng 80,000. Sa 2 million, 80,000. Tapos, ang construction kasi niya. So nga, ang usapan ng contract niya, 1 year, lagpas niya. Oo, ganyan. 80 days. Bigay siya ng bilang ng pera. Ilang taon na hindi matatapos ang bilang. Kasi pati hindi matapos, may penalty pa yan. Mm-hmm. So, malibas 2 million ang next time nilabas na amin, may penalty pa siya sa amin. So, sa amin ang kasawa, parang, alam namin yun. Parang, alam mo, hindi naman parang yung blessing na buti na lang siya may utang, hindi tayo may utang. Kasi mas mahirap pag tayo may utang. At kung kaya ng loko. Tapos na ba? Tapos na. Last 6 months, naging ano ako, naging contractor ako, naging architect ako, naging engineer ako. Patutukan mo tuloy mo. Patutukan mo. Pag may problema, hanapin mo. Kasi kunwari, buo na, nandun na yung tubo. Bigla na lang, nag-leak yung tubo. Sa Sharon, ganun na yun, sa Santa Rosa. Hanapin nyo lang yun. Inaala yung kisa mo ni Sharon. Gihap, grabe. Pero, di ba, at least nakasurvive kami. Nakasurvive kami, okay kami, walang nagkasakit, walang nang pera. Yes. Tsaka at least 2 million. Sa Kay Rosa, 7 million. Pero tapos na rin yung bahay. Ngayon, ongoing ata yung demando niya. Kinesi. Yeah.